Welcome sa Pelikula Recap. Manood at makinig ng mabuti. Kumusta? Ngayon ay ating pag-uusapan ang pelikula na pinamagatang Wrong Turn 5. Sa simula ng pelikula, isang babae ang nagja-jogging sa gitna ng gubat. Isang pangit na nilalang ang nagpakita sa kanyang harapan. Pinagalitan niya ito, sabay sabi na hindi daw siya natatakot sa kanilang mga prank. Ang akala niya kasi ay prank lang iyon. Malapit na rin kasi ang Halloween. Biglang pinutol ng pangit na lalaki ang isang daliri ng babae. Nakasalubong niya ang isa pang lalaki at tinulungan siya nitong magtago. Pero ang hindi niya alam ay nagpapanggap lang pala ang lalaki. Isa pala ito sa humahabol sa kanya. Nilabas ng lalaki ang palakol at pinatay ang babae. Inutusan niya ang tatlong pangit niyang kasama na dalhin ang katawan ng babae. Limang magkakaibigan ang nagdadrive. Masaya silang nagkukwentuhan. Kaya hindi nila napansin ang isang lalaking padaan. Iniwasan nila ito kaya nabangga ang kanilang kotse sa punong kahoy. Nilapitan nila ang lalaki. Bigla sila nitong tinira ng kutsilyo kaya pinangsisipan nila ito. Napadaan naman ang dalawang pulis at inaresto silang lahat. Sinabihan ni Sheriff Angela ang kanyang kasamang pulis na maiwan para bantayan ang sasakyan hanggang sa dumating ang tow truck. Bigla naman nagpakita at lumapit ang tatlong pangit. Pinana ng isa ang paa ng pulis kaya hindi ito nakagalaw. Pinagtulungan ng tatlo ang pulis. Sa loob ng kulungan naman ay nag-aalala ang magkakaibigan dahil baka maapektuhan ang kanilang pag-aaral. Nakiusap si Billy na pakawalan ang kanyang mga kaibigan dahil siya naman ang may kasalanan. Pinalabas ni Sheriff Angela ang apat pero dapat ay hindi sila alis ng bayan, naiwan naman si Billy sa loob. Si George at Ginny na kasamahan ng babaeng pinatay sa simula ay nagtataka kung bakit hindi pa dumadating ang kanilang kasamahan. Kaya sila na muna ang humalili sa pagbabalita. Nalaman naman ni Sheriff Angela na Maynard ang pangalan ng kalbo at isa itong kriminal. Tumawag si Angela sa nakakataas upang ipaalam na hawak niya ang isang kriminal na matagal nang pinaghahanap. Ang tatlong pangit naman na kasamahan ni Maynard ay nagtungo sa planta ng kuryente. Pinatay nila ang gwardiya doon at sinira ang mga kable upang mawalan ng kuryente ang buong bayan. Tinawanan ni Maynard si Sheriff Angela. Sinabihan niya si Sheriff na nalalapit na ang kanyang araw at mamamatay silang lahat. Lumabas si Cruz upang magdala ng pagkain kay Billy. Walang tao sa labas dahil halos lahat ng tao ay nagpunta sa Halloween Festival concert. Sa kasama ang palad ay nakasalubong niya ang isa sa mamamatay tao at sinaksak siya. Nagtungo din si Julian sa kulungan pero nagtaka siya dahil wala doon si Cruz na mas nauna pa sa kanya. Samantala, sa apartment ng magkaibigan may kumatok sa pinto. Binuksan ni Gus ang pinto at inatake siya, sunod nilang inatake si Lita pero nakatakbo ito. Balik sa kulungan, dumating ang asawa ni Sheriff Angela para bisitahin siya pero umalis din ito. Sa labas ng kulungan ay nakita nila ang katawan ni Gus. Nang lalapitan nila ito ay bigla itong sinagasaan. Pinalabas ni Sheriff Angela si Billy at binigyan ang bawat isa sa kanila ng mga baril. Lumabas si Angela para magpunta sa isang tindahan na may telepono o radyo at meron ding generator. Nanawagan si Angela sa kung sino man ang nakakarinig sa kanya. Isang lalaki na si Teddy ang nakasagot ng tawag ni Sheriff Angela. Inutusan niya si Teddy na tumawag sa state police. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Teddy dahil iniisip niya na prank iyon. Nagsisigaw si Lita nang makita niya ang katawan ni Gus sa labas. Sinabi ni Maynard na pakawalan siya kung gusto pa nilang mabuhay. Dahil sa pag-aalala kay Cruz ay lumabas si Billy at Julian para hanapin siya. Nakita nilang ang katawan ni Cruz na wala ng buhay. Hinabol nila ang tatlong pangit pero sila ang napuruhan at nawala ng malay. Ibinaon nila si Billy sa lupa, si Julian naman ay kinadena ang paa. Habang pinaandar ng isang pangit ang malaking sasakyan na pangbungkal ng lupa na tatapos sa kanilang buhay. Inutusan ni Sheriff Simos para hanapin ang iba pang pulis na nandoon sa festival para magbantay. Pinahiram ni Sheriff ang kanyang sasakyan. Hindi napansin Moss ang barbed wire sa kalsada kaya nadisgrasya siya. Kinausap ni Maynard Lita na pakawalan siya kapalit bubuhayin niya siya. Kinuha ni Lita ang susi at pinakawalan si Maynard. Nakakuha ng kutsilyo ang matanda at tinanggal ang mata ni Lita. Binaril ni Sheriff si Maynard at ibinalik sa kulungan. Iniwan niya si Lita para humingi ng tulong. Sunod niyang nakita ang kanyang asawa na nakatali at namatay rin. Pinagsusuntok siya ng pangit na lalaki at nawala ng malay.
Si Lita naman ay lumabas kahit na hindi na ito nakakita. Ipinasok nila si Sheriff sa loob ng selda at itinali at sinunog. Samantala, nadaanan naman nila si Lita at pinasakay sa kanilang sasakyan habang nagtatawanan. Naubos nga silang lahat, at doon natapos ang pelikula recap. Maraming salamat sa panonood. Like at subscribe for more.